Good evening po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon yung mga tungkol sa mga survey. Pero bago yan, pag-usapan muna natin saglit yung sinasabing 70,000 na umattend doon sa grand rally ng Lili Kiko. 70,000 daw doon sa Bacolod. Yan yung sabi ng mga taga-mainstream media na nagbigay ng estimate. Hindi na sila marunong magbilang. Lumabas tuloy yung pagkabayas dahil may sarili silang manok. 70,000, paano mag yung 70,000 yun? Yung stadium na yun, pinagawa ni Governor Alfredo noong 1970s. Ang capacity noon is 12,000 to 500,000, 15,000, I mean. 12,000 to 15,000. Tapos kung standing man yon, maximum nasa mga 25,000. Paano naging 70,000? Although, mga kinabukasan, makita natin, may nagpadala ng mga pictures na kasi sabi, walang hakot. Kasi pag si Madam ang intervene, sabihin niya na, naglalakad lang yung mga tao. Pero yun, naglabasa ng mga pictures na parang truck ng tubo, punong-puno sa mga tao nakasuot ng pink, may madala-dala pang ribbon. Ayun, ilang trucks yun. May iba, di na natin nakita yun, baka naka-jeep lang. So, sige, pagbigyan na natin, 70,000, 70,000. Sige, gawin nyo na 100,000 para mas masaya. 100,000. Kaso yung 100,000 na yun, 70,000 na sinasabi ng Mr. Media, natabunan naman agad kahapon sa karaban ni BBM. Imagine, 500,000. 500,000 katao ang lumabas, sumalubong kay BBM sa karaban niya kahapon sa Las Piñas. Talagang hindi pinahiya si Mark Villar sa home court niya. Talagang mainit ang pagtanggap ng mga tao. Marami pang nagbigay ng pagkain doon kay BBM, nag-abot. May laglag pa nga suman eh. May pinapulot ni BBM. Talagang kahit hirap na nagsiksikan, talagang nilapitan niya yung na makamayan niya. Yung nag-abot ng suman, tungtuwa siya doon. Imagine, 12 kilometers ang inabot ng karaban. Mula kasi nung nag-upisa yung karaban, siksikan yung tao hanggang natapos. Kaya i-estimate mo yon yung 12 kilometers. Kung per square meter lang noon, meron isang tao, which is a very conservative na estimate yun. Although, siguro sa isang square meter, magkasya pa yung tatlong tao kasi siksikan nga yun eh. Pero conservative estimate na tayo, doon tayo sa one person per square meter. Doon sa 12 kilometers na yun, aabot ng 480,000 katao. I-run off na lang natin ng 500,000 kasi nga siksikan yun eh. Ay yung 480,000 conservative estimate lang yun doon sa 1 person per square meter. Eh nangyari magkahapon, siksikan, halos di na makadaan yung sasakyan. Kasi mga tao naglabasan, punong-puno yung kalye. Ganyan ang karaban ni BBM. Akala ko nga yung pinakamarami nung umatin kami doon sa unang rally na pinakamarami na parang people power yung sa Quezon City yung nauna. Tapos sinundan ng hinigitan pa ng Caloocan. Tapos hinigitan pa ng Maynila. Nakakagulat. Pero kahapon talagang mas magulat tayo doon sa nangyari. Kaya estimate ng police is 500,000 katao naglabasan para makita si Bumbong Marcos. Talagang mainit yung pagtanggap. Hiyawan. Kung tuwa sila pag nakamayan, kita mo yung ng tao, pagmamahal nila doon sa kandidato nila. So, natabunan yung 70,000 sa half million. Pagbigyan na natin 70,000 yun. Wala. Ngayon, bago natin pag-usapan yung resulta ng survey na nilabas ng Pulse Asia kanina,
Pag-usapan muna natin yung survey na ikinatuwa ng kampo ni Isko na halos tumumbling yung mga vloggers nila. Yung kampo nila tuwang-tuwa para nagpiesta. Sa tuwa na naungusan nila si Lini, inagnumberto siya dun sa survey ng Manila Bulletin sa Katanjiri na ang nangyari, 48.75 si Bumbong Marcos. Kung mangalawa naman si Isko na nakakuha ng 22.67%, tapos pangatlo na lang si Lini na nakakuha ng 17.29% o 27 ba yun? Naungusan talaga na naiwanan ng medyo malayo siya, no? Ilang porsyento? Dating number 2 si Lini. So, tuwang-tuwa sila doon. Kaya nagjabang agad yung mga vloggers niya, no? Isko, ito. Ito na ang simula na habulin si BBM. Kasi resulta daw yun sa mga DDS na pumunta doon kay Isko na sumama kay ano, John Castriciones at saka ni Vivian Viles at saka yung mga vloggers. Yun daw ang epekto. Kaya nag-number 2 na. Naungusan sila nito. Ang tuwa sila doon. Eh ngayon paglabas nitong survey ng ano, Pulse Asia na talagang credible na ano, mas malaki na survey firm. Naka-tested na yung mga survey nila, results sa ikumpara mo sa mga previous mga resulta ng eleksyon, talagang hindi nagkalayo eh. Pareho sila ng SWS. Masabi natin na credible. Tapos, eh, in fact, yung spokesperson ni Lini Robredo, sabi niya, dalawa lang daw survey firms ang pinapaniwalaan niya, yung Pulse Asia lang daw, at saka SWS na sad to say na yung pinimulaan niya, parang kulilat yung manok niya dun. Eh, lalo pa ngayon. Saka nag-Bernie Santos na si Isko, kasi ngayon, malayo na siyang third. Pangalawa naman si Lini Robredo. Pero ang layo na talaga, milya-milya na talagang lamang ni BBM, kasi 60% kay Lini, 15%, 10% si Isko, 8% si Pacquiao, 2% lang si Lacson. Kawawa. And considering na ano na lang, more than 1 month na lang, mag-eleksyon na tayo. Ano po bang klaseng maniubra gawin natin dyan? Kahit magtamling-tamling pa kayo araw-araw. Katakot-takot na pandaraya, kung matalo pa yan. Magkagulo naman kung pilitin ninyo. Diba magkagulo, magka-civil war tayo. So 60% against 15%. Kaya kanina, sinabi si Senator Lacson na meron na daw mediator na naman na pinadala ng kampo ni Lini na gusto kausapin na pwede mag-withdraw na daw, naman daw siya para idagdag na lang doon kay Robredo yung ano, makuha niyang boto kaya resources nila pagsamahin na lang para itumba, matumba si ano, mangungusan nila si BBM. Parang ganun. So, kaya sige, pagbigyan na natin. Mag-withdraw na si Lacson, which is only 2% lang. What is 2%? Kumpara doon sa 60%. Idagdag mo yung 2% ni Lacson, base doon sa resulta ng Pulse Asia, idagdag mo yung 2% niya, doon sa 15% ni Lini, 17% lang yun. Sige, dagdag pa natin yung kay Pacquiao. Mag-withdraw na sila lahat para rematch na lang ni BBM at saka ni Lini. Parang noong 2016 na nangyari. Rematch na lang, silang dalawa na lang. Pagbigyan natin. Withdraw si Pacquiao, 8% lang yun. Mag-withdraw si Moreno, 10% lang yun. Idagdag mo doon sa 15% ni Robredo, and that is only 35%. And 35%, i-minus mo doon sa 60% ni BBM. Still, mag-enjoy pa si BBM ng 25% lead over Lini. So wala na. Talagang masabi mo, may nanalo na. Wala na, finish na. 60% versus 15%. Mag-withdraw na lahat ng kasama ni ano para tumbahin si BBM. That is only 35% versus 60%. Still, lamang pa rin si Marcos o BBM ng 25%. More than 1 month na lang mag-umileksyon na. And remember, hindi na nag-enjoy si Lini ng ano, hindi na siya party in power. Posisyon siya ngayon. Si BBM, di mo masabing posisyon kasi nandyan si Sara, anak ng presidente. Tapos, lamang kasi si Lini noong una,
Kasi halos lahat na incumbent, nandun sa kanila, Liberal Party. Kanila yung kumilik, ay naglayas na nga yung isa si Boy Latigo. So, nag-retire pa yung isang dilawan na commissioner. Na parang, yun ko lang, anong diferensya niyan? Parang di na, wala na sa ayos. So, paano na? Kaya dito, masabi ko na, may nanalo na. Dahil BBM, Sara, palaging nangunguna. Maraming salamat. Good evening once again.